Napikot po ako sa kasal ng pamilya ng misis ko noong 1998, attorney. After ng kasal namin ay nag-abroad po ako, at wala na kaming communication ng asawa ko ever since. Pwede ko bang gawing grounds ang pikot sa annulment of marriage? May deadline po ba ang pagsasampa nito? Annulment of marriage. Hanggang kailan pwedeng isampa sa korte? Prescriptive period. Ang pagsasampa ng kaso sa korte ay may tinatawag na palugit ng batas o prescriptive period. Kung hindi na isampa ang isang kaso sa korte sa itinakdang palugit o prescriptive period, nawawalan na ng bisa at karapatan ang magsasampa na dalhin ito sa korte. May dalawang klase ang kasong pwedeng isampa sa pagpapawalang bisa ng kasal. Una, void marriages. Pangalawa, voidable marriages. Mayroon rin silang magkaibang prescriptive periods. Ang mga sumusunod ay void marriages. 1. Underage marriage. 2. Bigamous marriage. 3. Kawalan ng authority ng nagkasal o solemn na ising officer. 4. Walang marriage license. 5. Marriage between relatives up to 4th degree of consanguinity. 6. Psychological incapacity. Ang tawag sa kaso na sinasampa dito ay petition for declaration of nullity of marriage. Ito ay pwedeng isampa kahit kailan. Dahil ito ay mga void marriages, ito ay imprescriptible o walang palugit na tinatakda ang batas, at anytime ay pwedeng isampa ayon sa Article 39 ng Family Code. Article 39 states, "The action or defense for the declaration of absolute nullity shall not prescribe." Ang mga sumusunod ay voidable marriage. 1. Pikot o marriage by force, intimidation or undue influence. 2. Lack of parental consent. 3. Fraud. 4. Physical incapacity to consummate the marriage. 5. Insanity or unsound mind. 6. Incurable sexually transmitted disease. Ang tawag sa kaso na sinasampa dito ay petition for annulment of marriage. Ito ay kailangang may sampa sa loob ng 5 years mula sa pagka-discover ng bagay na nakakaapekto sa consent ng nagpakasal. Dahil magkakaiba ang grounds sa annulment of marriage, magkakaiba din ang pagbilang ng 5 years na prescribed period. Prescribed period to file annulment of marriage. Pikot, 5 years mula sa pagkawala ng force, intimidation, or undue influence. Lack of parental consent, 5 years mula sa pag-attain ng 21 years old ng kinasal. Fraud, 5 years mula sa pagka-discover ng fraud. Physical incapacity to consummate the marriage, 5 years mula sa pagka-discover ng physical incapacity. Insanity or unsound mind, 5 years mula sa pagkawala ng insanity. Incurable sexually transmitted disease, 5 years mula sa discovery ng disease. Family Code, Article 47. The action for annulment of marriage must be filed by the following persons and within the periods indicated herein. 1. For causes mentioned in number 1 of Article 45 by the party whose parent or guardian did not give his or her consent, within 5 years after attaining the age of 21, or by the parent or guardian or person having legal charge of the minor, at any time before such party has reached the age of 21. 2. For causes mentioned in number 2 of Article 45. By the same spouse who had no knowledge of the other's insanity, or by any relative or guardian, or person having legal charge of the insane, at any time before the death of either party, or by the insane spouse, during a lucid interval, or after regaining sanity. 3. For causes mentioned in number 3 of Article 45 by the injured party, within 5 years, after the discovery of the fraud. 4. For causes mentioned in number 4 of Article 45 by the injured party, within 5 years from the time the force, intimidation or undue influence disappeared or ceased. 5. For causes mentioned in number 5 and 6 of Article 45 by the injured party, within 5 years after the marriage. Paano kung hindi na file ang annulment of marriage within the 5-year prescribed period? Kung hindi na isampa ang annulment of marriage, hindi na ito papayagan ng korte dahil paso na ang palugit o tanging sa pagsasampa. Ano ang ratification by cohabitation? Kahit within the 5-year prescribed period pa na file ang annulment of marriage, hindi na rin ito papayagan ng korte kung malayang nakisama ang nagrereklamong asawa sa kanyang asawa na gumawa ng kamalian.
Ito ang tinatawag na ratification of voidable marriage by cohabitation. Halimbawa, ang taong napikot ay malaya at walang pagpipilit na nakisama at nanirahan kasama ang asawa after mawala ang forced intimidation or undue influence. Pwede bang magsampa ng kaso para mapawalang bisa ang kasal kung napaso o lumipas na ang palugit gamit ang ibang ground ng annulment of marriage? Yes! Ang napaso o lumipas na palugit o prescriptive period ay applicable lamang sa particular ground na ginawa at pwedeng gumamit ng ibang ground sa annulment of marriage kung meron man o available ito at hindi pa prescribed ang 5-year period nito. Example, kung nag-expire na ang 5-year period ng lack of parental consent pero after ng expiration nito ay na-discover ng asawa ang homosexuality ng kanyang asawa, pwede pa rin siya mag-file ng annulment of marriage. Meron pa siyang another 5 years to file counted from the date of discovery of the other ground for annulment of marriage. Lex Smith Teachings. Ang pagsasampa ng annulment of marriage ay merong palugit o prescribed period na 5 years mula sa discovery ng ground, at pag na-expire ito, ay hindi na pwede magsampa sa korte. Ngunit ang palugit na ito, at ang karapatan na magsampa sa korte ng annulment of marriage, ay pwede rin mawala kung ang innocent na asawa ay malayang nakisama sa guilty na asawa, after ng discovery ng ground. Alamin ang batas ng hindi mawalay ng landas. Tumutok tuwing Biyernes sa Everyday Law. Mag-subscribe rin sa aming YouTube channel. May tanong ka pa ba tungkol sa annulment of marriage, at kung paano mag-file nito? Gamitin ang free legal service na Assist. I-download ang LexSmith mobile app, available sa App Store at Google Play. Maaari ring mag-register sa www.lexsmith.com.